May adlaw mga higala, pwede ba na ang isang lugar ay tamaan ng kidlat ng dalawang beses? Weather experts say, yes, pwede. Pero matagal kaya ang pagitan o maaaring magkasunod agad ang kidlat? Depende. Kung mataas raw ang lugar at takaw kidlat, talagang madalas na kikidlatin. Along the same line, kung ang isang tao ay talagang maraming nagre-reklamo. But we are not talking here of one person. We are talking of one company. And that company is called GMM, Global Maritime Manila Incorporated. Let us be clear about this, GMM. We have nothing against you, but some 24 fishermen, perhaps more, have everything against you. Let us put it this way. Kung ikaw ay nagpakahirap ng dalawang taon sa gitna ng dagat, malayo sa pamilya, ang expectation ay makukuha mo ang buo ng iyong pinaghirapan at the end of your contract, right? Right. E paano kung installment? Furthermore, what if after begging for the 200,000 pesos that actually belongs to you, ang ibibigay sa iyo ay 10,000 pesos lamang? Talagang ipagdadasal nyo, tamaan sana ng kidlat ang dapat tamaan. Last June, dalawang seafarers ang nagsumbong sa amin. Ang sangkot ay isang empleyada ng GMM at ito nga mismo ang tinamaan ng lintik na Global Maritime Manila. Long story short, natulungan natin ng dalawang seafarers, fine, naibalik ang isang bahagi ng kanilang pera. Pero ngayon, may reklamo na naman laban sa GMM. At it appears, ang GMM ay nagpapatrabaho pero hindi nagpapasweldo. Ilang kuha niyan? Ilang buwan niyan? 21 months po. Ah, 21 months? 30 lang po kami. Lahat? So, ibig mo sabihin, lima lang kayo, 30 kang aneto? September 2021, limang mangingisdang kinontrata ng Global Maritime Manila ang nagpunta sa Isumbumukay, Tulfo. Hindi sila seafarers o seaman na nagtapos ng special training. Sila ay mga mangingisda na nirecruit ng GMM para pumalaot sa malalayong kontinente para manghuli ng pusit. Ang sweldo nila ay $350 isang buwan. This was the arrangement dahil nasa dagat sila all the time. Ang agency ang nagpapadala ng sweldo nila sa kanilang pamilya. Hindi buong $350 ang ipinadadala, isang bahagi lamang. May savings na naiiwan sa mga mangingisda. Ang savings na iyon ay makukuha nila sa pagtatapos ng kontrata. Like what we said, they went out to the open seas in the employ of GMM, contract and all. Tapos, at the end of the contract, hindi ibibigay ang savings nila? Pwede ba yun? If you ask GMM, pwede. Magkano ang utang sa'yo? Sa isang down po. Ha? 100, sir. Ikaw? 220, sir. 170. 190, sir. Mind you, dugo at buhay ang ibinuhos nila katumbas ng perang yan. I am not waxing poetic, my friends. Paano ang trabaho? Sobrang hirap na. May manual, ma'am, may makina. Dugo nga ito sa kamay mo. Kung nag-manual ka naman. Nakuha ng pusin. Tapos, konti pa yung tulot mo. Kasi sa hirap ng trabaho namin sa barko, parang kapalitan yung buhay mo kung hindi ka mag-ingat. Lamig sa Argentina, grabe. Tatlo pa yung jacket namin. Sobrang tumitigas sa mga kamay na yun, mga paanan. Sobrang lamig. On top of it all, kalaban pa nila ang homesickness. Halos lahat sila ay first time na sumakay ng barko. First time makarating sa mga dagat ng Latin America. Erratic ang signal sa dagat. Wala silang contact sa kanilang mga pamilya. Iniisip pa lang namin na yung pinapadala ng agency, parang doon na lang sila naniniwala na okay pa kami or buhay pa kami. Mahirap mo. Kasi sa akin kasi, hindi kami nakatawag sa pamilya ko kung
maganda yung padala ng alote namin. Wala pong signal, walang dawang po yung barko. Nag-stop ma'am, kaso lang nasa gitna lang. Gitna lang. Hindi kami bumababa ng barko. Matatanaw naman namin yung na pinakamahirap pa dun yung mga kasama mo na mga Chinese. Nagtatago sila pa abat ng trabaho. Mga Pilipino lahat yung tatrabaho. Mas mababal sila pa sa amin. Sinasadya ba nila? Oo, sinasadya nila ma'am. Anong pakiramdam niya? Parang... Parang gusto na nga namin umuwi. Sinasabi na lang namin sa sarili namin. Tiisan namin para sa pamilya namin. Halos 2 taon din silang nagtiis sa barko. Kalaban ang lamig, puyat at pagod. Siyempre, after all the hard work, they deserve to get their savings. Matapos ang kanilang kontrata, excited silang makauwi sa kanilang pamilya. Sa isang barko, ma'am, Pilipino lahat. 45 days yata yun eh. Sama-sama kami rin sa isang barko nung nasa Singapore. Excited, ma'am. Masaya. Pauwi na kami. Kinukwenta na yung perang makukuha pagdating sa Pilipinas. June 2021, balik Pinas na sila. Habang naka-quarantine sa isang hotel sa Makati, pinuntahan sila ng welfare officer ng GMM, isang attorney Marlon Martija. Binigyan sila ng 10,000 pesos bilang cash advance. Pakiulit nga, 10,000 pesos. Ang sabi po sa amin, hihintayin yung computation, tapos ipapasa sa amin. Kung yung computation na yun, imugustuhan namin na, ganun, magbigay muna sila ng 10,000 para... Siguro. Kinuha lang yung mga number namin, email namin sa Facebook. I-chat lang daw nila sa amin kung ipapadala ng pera or i-text o itawag. Lumipas ang July, August, wala pa rin ang kanilang sahod. Mula sa kanilang probinsya, lumuwas silang muli sa Maynila para mag-follow up ng personal sa GMM. Kasi pabalik-balik lang kami dun sa GMM siya. Palagi na lang sinasabi sa akin. GMM, ilang beses kayong bumalik doon sa eh, hindi pa nga ako. Kasi umuwi eh. Kung dalawang buwan ako dito sa Maynila. Saan ka nakatira? Dito sa kapatid. Ikaw, ganun din? Dalawang buwan ka rin na dito na? Pabalik-balik lang po kami. Oh my God eh. Yung sweldo, yung anong kwan ninyo? Ano ito? No, ka-utang-utang na kami. Yung 3,000 pang matayang tawagan mo nga yung GMM? Si Captain Jose, tinext ko po boss, hindi talaga sumasagot eh. Itong Captain Jose, nakausap namin ito noong nagsumbong ang dalawang seafarers June 2021. That time, he sounded arrogant and self-righteous. Eventually, ayaw na niya makipag-usap. This time around, ayaw na namang makipag-usap sa amin si Captain Jose. Fine. We can always refer complaints to the Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Mismong sa administrator na si Bernard Olalia. Oh my God. Oh. Nandito nga sila. Alam nyo, admin, nakakaawa sila. Kasi yung isa halimbawa sa kanila ay mula nung September, pabalik-balik sila sa agency. At saka yung iba, umuwi sa probinsya nila. Pagkatapos pumabalik dito para kunin yung pera. Pero pinagpapasapasahan lang sila. Kuya Mon, September 13, mula sa ating opisina dito sa Burgundy, ay pinuntahan namin ang POEA na nasa kabilang side lang naman ng Ortigas. Araw ito ng paghaharap ng mga nagsusumbong at ng isinusumbong na Global Maritime Manila. Sa footbridge ay sinalubong ako ng mahigit 20 na mangingisda may kaparis na reklamo laban sa GMM. Nabigla ang POEA sa dami namin.
hindi muna kami pinapasok. Matyaga kaming naghintay sa labas mula alauna ng hapon hanggang mga alas 3 ng hapon habang inaayos ng mga taga-POEA ang health protocols. Matyagang naghintay ang mga nagre-reklamong mangingisda. Kung ilang buwan na silang naghintay, ano ba naman ang ilang oras pa? Kung saan-saan pa sila nang galing? Quezon, Nueva Vizcaya, Ilocos. Halimbawa, si Jason Villanueva, 32 years old, may pamilya. Bumiyahe pa mula sa Barangay Dagupan, Apayaw, 15 oras ang biyahe. Nalaman ko na lang po sa mga kasamaan ko, mga kaya na tinawag nila sa akin na may ganito, may report tayo sa 13. Pinag-aawayan na nilang mag-asawa ang perang kanila na pero iniipit ng GMM. Bukod sa anak at asawa, sa kanya rin umaasa ang tatlong kapatid, nanay at tatay. By 4 PM, dalawang kinatawan ng complainants at ako ang tanging pinapasok sa opisina ni Admin Olalia. Bawal ang kamera. Hindi lamang pala kami ang binitin ng GMM. Maraming dahilan ng GMM. Na ospital raw ang staff nila na dapat ay dadalo sa meeting. Nagbabala si Admin Olalia. Kapag hindi dumating ang GMM, extended ang suspension nito. Finally, dumating si Attorney Marlon Martija, welfare officer ng GMM. Ito ang resulta ng usapan. Isa pang conciliation meeting sa September 23, tapos sa September 30, ibibigay na ng GMM ang pera ng mga mangingisda. Wala pa raw kasing computation at ang pera ay manggagaling pa sa kanilang main office. Daw. Natuloy ang meeting noong September 23 at kumpirmado, September 30, makukuha na ng mga mangingisda ang kanilang sahod. Ang problema, pagdating ng September 30... Anong nangyari? Naibigay ba yung sahod kahapon? Hindi pa, ma'am. Ang sabi nila, ma'am, hindi pa nila ibigay, ma'am. Wala pa daw eh. Ang sabi ni Sir Marlo, nakadepende po sa computation. Hayop na computation yan. Captain Rayleigh Jose, tao ka ba? Ano bang computation yan? Nagalit kami nga, ma'am. Dahil hindi nila binigay, yun po ang usapan. Pero hindi naman nila tinupad. Kumusta si Jason Karen? Halos gumuho ang mundo ni Jason Kuyamon. May sakit ang kanyang anak, na aksidente ang kanyang nanay. Hindi ko po siya naipa-hospital dahil wala po akong pera. Nakikihati lang siya ng upa sa bahay na pansamantalang tinitirhan ni Oliver. Isa rin sa mga mangingisdang binalasubas ng GMM. Nasa 30,000 pesos na ang utang ni Jason sa pagtira sa Maynila. Finally, out of 24 complainants, 8 lamang ang nakapag-file sa POEA dahil ang 16 ay nag-file na pala sa National Labor Relations Commission o NLRC. Hindi raw maaari yun, forum shopping. Ito ang paliwanag ni Charity Jacob, Chief ng Assistance and Welfare Division ng POEA. Dahil dito, masama ang loob ni Oliver Balmed, isa sa mga nag-file ng kaso sa NLRC. Mabagal kasi ang galawan sa NLRC, kaya binalingan niya si Captain Jose. Captain Rayleigh Jose, kailangan ko na po yung sahod ko. Yan lang ang inaasahan ko para makatulong sa nanay kong na-stroke. Nangako niyo sa amin, dalawang buwan makukuha na namin yung sahod namin, pero hanggang ngayon wala pa, sir. Kailangan ko na po yung pinaghirapan ko. Awa kayo, sir. Yan lang inaasahan ko. Hayop na buhay ito. Bakit kailangang magmamakaawa ni Oliver para sa salaping pinaghirapan niya? Kung si Oliver ay nagmamakaawa, si Jason naman galit na galit. Captain Rayleigh, mahiya naman po kayo sa pagmumukha niyo. Bigay niyo na po yung buong sahod namin. Ilang buwan na kami, sir, naghihintay. Ang kapal po talaga ng mukha niyo, sir. Kung di kayo nahiya sa amin, mahiya kayo sa sarili niyo, sir. Lagi mo na lang sinasabi, sir, yung mga computation namin na hindi pa binigay yung principal sa China. Hindi kami po maniwala yun, sir. Nasa inyo na po ang pera, sir. Kinulit namin ng GMM, pero deadman na talaga. Maski itong Attorney Marlon Martija, deadman na rin. Then, from out of the blue, tinanggap namin ito. Happy ka lang kita. Mm-hmm. Ano, kasi di kita natuwa agad nakaraan, sabi ka sa akin sa GMM. Sige, papuntayan mo sila dito by Thursday or Friday para mapigyan ang asset. Si Attorney Marlon ng GMM Global Maritime Manila Inc.,
Sabi niya, 20,000 pesos na cash advance daw ang makukuha ng 8 fishermen na nag-file ng complaint sa POEA. Ito nga po ang tanong namin earlier. Ang sweldong pinaghirapan ng nirecruit nyo, ibibigay nyo ng installment? Friends, inaalala rin namin ang kalagayan ng mga nag-file ng kaso sa NLRC. Hindi pwede silang mabigyan ng kaunting pera. Oo nga sir, pero hindi ba pwedeng i-take into consideration na sila din naman ay apektado? Baka naman po pwedeng pati sila ay mabigyan na ng cash advance. Pinawarned out ko na to. Kaya kasi hindi ko parang sabay-sabay yun. Nag-jowa na tayo, maayosin ko lang wala ito. Sa DOA, no? Habang inaasikaso namin ang kaso, nalaman namin na lifted na ang suspension order ng GMM as of October 5, 2021. Hanggang ngayon, hindi pa naibibigay, tsaka nila yung sahod. Yung iba, inaantay na nila yung hearing nila sa NLRC. Hindi ba pwedeng, kasi mayroon silang kaso na sinampa na doon sa kumpanya. Manungon, kahit po meron silang kasong nakabinbin, pwede po silang pumunta rito at okay. I-assist ko po sila. Kahit na suspendido sila, ay mapipilitan silang magbayad? Ay, opo, opo. Kasi ang suspension naman, ang ibig pong sabihin nito, hindi lang sila makakapag-deploy. Mm-hmm. No? Pero pwede po silang makipag-usap sa mga OFW sa nagre-reklamo. Opo. Pwede po silang magproseso ng mga nag-a-apply, pero hindi po sila makakapag-deploy. Honestly, sa paulit-ulit na pangako ng GMM, hindi namin alam kung paano tatapusin ang kasong ito. Except perhaps to repeat the sentiments of Jason and Oliver. Kailangan ko na po yung pinaghirapan ko. Awa kayo, sir. Yan lang inaasahan ko. Captain Raleigh, mahiya naman po kayo sa pagmumukha nyo. Bigay nyo na po yung buong sahod namin. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo.